Matapos ang suntukan noon sa practice ng SMB, heto, tinraid na nila ang isa sa mga bad boys nila. It's official, Kalinabong na-trade na sa Northport Batang Pier. Kapalit niya ang kapwa niya big man na si Russell Escoto. Inexpect ko na matitrade talaga itong si Kalinabong dahil nga sa nangyaring gulo noon sa practice ng SMB kung saan na-involved si na Arwin Santos, Ronald Tubid, import nila na si Des Wells at ito ngang si Kalinabong. Pinatawan si Santos, Nabong at Tubid ng indefinite suspension ng San Miguel after ng gulo na iyon. Pero ngayong buwan, si Santos lamang ang inanunsyo na makababalik sa ensayo ng San Miguel. At eto nga, na-trade na si Kalinabong na sumuntok kay Ronald Tubid. Kay Ronald Tubid naman, hindi pa sigurado kung ano ang kapalaran niya. Si Santos, team captain kasi ito ng SMB, kaya medyo malabo talaga. January 13, pwede na uling sumali sa ensayo itong si Arwin. Pero yun nga, balik tayo sa trade. Russell Escoto para kay Kalinabong. Kung ikaw ang tatanungin, pare ko eh, sino ang panalo sa trade na ito? Komento lamang yan sa ibaba. Well, kung stats ang titignan, panalo ang Northport. Pero hindi naman sobrang layo, lalo pa mas maraming minuto ang nakukuha ni Nabong kumpara kay Escoto. Sa edad naman ng dalawang players, 31 years old na si Nabong habang 27 years old pa lamang itong si Escoto. Panalo SMB dyan at isa pa, idolo ni Escoto si Santos, so tiyak na magkakasundo ito. Parehas pa sila galing FEU, hindi katulad ni Nabong na dati nang nakaalita ni Arwin. Kaya kung ako ang tatanungin kung sino ang panalo sa trade na ito, panalo ang San Miguel. Bihira lang naman sila malugi, di ba? Pero nalaman kong gusto na talaga nilang bitawan ang isang particular na player. Pero yun nga, mukhang unti-unti nang nagre-rebuild itong San Miguel para sa mas maayos na relationship ng mga players nila at syempre, para sa future ng team dahil marami na silang may edad ng mga manlalaro. Tingin ko, may tutulong naman si Nabong sa Northport. Malaki, lalo pa stretch big man din ito. At medyo magkasundo sila ni Coach Pido. So, wala gaanong problema. Isa pa, nandyan din ang dati niyang teammate na si Christian Stanhardinger at posibleng bumalik na rin si Bolick next season. Sana, hindi ba? So, upgrade rin talaga ito para sa Northport. Basta, wag nating pansinin na halos puro SMC ang katransaksyon ng Northport. Punta naman tayo kay Russell Escoto. Honest lang ako ha, tingin ko hindi siya magiging big factor sa SMB. Maswerte na kung mabigyan nito ng 10 to 15 minutes a game. Lalo na sa mga import-laden conferences. Pero panalo pa rin ang SMB rito dahil mukhang bibitawan na nga nila si Nabong nang walang kapalit eh. Pero nakahanap pa rin sila. Pero yun, malay natin, gumaling pa itong si Escoto habang tumatagal. Sana inyong maganda na bata nila itong nakuha. Posibleng maging maaasahang role player siya sa future or another trade piece para sa SMB. Depende yan sa improvements niya. Yun, sinong panalo sa trade na ito? Para naman sa iyo, pare ko eh. I-commento lamang yan sa ibaba. Please like and subscribe. This is W Gameplay. Thanks for watching, pare ko. Bye-bye.